what's up mga katingin? Our topic for today is dapat ka nga bang mag-upgrade into 1000cc superbike or worth it nga bang mag-upgrade? Kung ikaw ay nanggaling sa lower cc, parang naisip mo it's about time na mag-upgrade ka na finally. Ito yung pinapangarap ng lahat ng riders, ang makapag-ride ng pinakamabilis, pinaka-high-tech na superbike. Kagaya nito, Honda CBR 1000 RRR Fireblade SP, which is the top of the line na sport bike ng Honda or other similar category sport bikes or even super naked. Mas maraming cons kesa pros ang pag-upgrade at pag-jump into 1000cc superbike, sport bike. Sabi mo kasi superbike, yan ay mga high-powered sport bike ng mga manufacturer na ready to race. So kung ako yung tatanungin nyo, hindi ko ma-advise or hindi ko recommended mag 1000cc ka. For example na lang yan, even yung mga expert superbike racers, kapag nasa kalye sila, nasa street sila, hindi naman sila magamit ng mga 1000cc superbike, sport bike. Kaya nila Coach Dashi, makikita mo yan, pag pang service niyan, mga ano lang, Vespa. Kung city riding, hindi mo kasi mamamaximize. Unahin na muna natin yung mga pros pagkakaroon or pag-upgrade into 1000cc sport bike or superbike. Siyempre yung unang-unang pros is the power. Ayan, napakalakas. Wala nang mas lalakas pa sa'yo. Parang itong Fireblade SP, ang horsepower nito ay 214 horsepower. May Supra. Tapos lahat na ng electronics, bells and whistles, nandito na, wala ka nang hahanapin. Tapos yung top speed, syempre, top speed, unlimited na halos top speed eh. Hanggat kaya mo, may bibigay sa'yo yung top speed. So, given na yung power. So, pangalawa, bragging rights. Syempre, ito na yung top of the line eh. Wala na mas mataas pa sa superbike. So, once na naka-superbike ka, ikaw na, di ba? Ikaw na. Sa top of the line ka na, pinakamaganda na ng manufacturer gamit mo. Wala ka nang isiping mag-upgrade pa ng motor. End game na ng pag-upgrade ng performance sport bike. And then pangatlo, the looks, the forma, the drive. Syempre yung pinaka top of the line ng mga manufacturer, yan yung pinagaganda nila. Nandyan na lahat ng high tech na mga winglet, mga air ducts, aerodynamic. So pag arrive mo sa mga isang lugar, ayan, ikaw na yung may pinaka maporma pang malakasang sport bike. Iba yung dating mo, diba? Pag sa mga bike meets, sa mga ride, pag dumarating ka na. And pang-apat, yung sound. Iba yung tunog ng super bike. Iba yung tunog ng 1000cc na sport bike. Galit na galit talaga at malaki ang tunog. Pero, iba yung tunog niya. Pang malakasan talaga, guys. Panakot nga ba? Ganun. Kumbaga panakot. Pang rev bomb. Pang new year. Pang content. Bomba content. Public reaction, name it, you have it. And lastly, kung ayaw mong shift ka ng shift ng gear, dahil most likely second gear all the way ka lang, buhay ka na, second gear lang, mapaka-traffic pala. Kasi ate, shoutout sa ate naka Ninja, ay naka Z400. And now, dito naman tayo sa cons kung bakit hindi ko mai-recommend ang 1000cc sport bike or super bike sa mga gustong mag-upgrade. Pero lang, syempre, kung galing ka na sa dating 1000, okay lang. Pero kung nagaling ka sa mga lower cc, and here's why. Una-una, syempre, yung added weight ang mga 1000cc super bike, sport bike ay napakabigat. Kahit sabi mong Fireblade yan, Magan yan, BMW yan, 1000RR, except siguro yung Panigale. Mas magaan kasi yung Panigale. Pero exotic naman kasi yun, kaya magaan, may kamahalan.
Pero yung weight niya mabigat pa rin talaga, ramdam mo pa rin, lalo pag tinatulak mo siya, minamaneuver mo siya in traffic. Iba talaga yung weight ng 1000cc. So slow moving traffic, nahihirapan ka, pati yung wheelbase niya mahaba. So yung pagsingit-singit yung linya hamas sa cornering, iba. Iba sa mga 1000cc. Second is the power. So yung una, pros natin yung power. Ngayon, cons din yung power. Dahil sobrang power, sobrang torque niya, mahirap ma-outgrow, lagi ka nalulula, hirap ubusin. Hindi kaya masaya yung di mo kayang sagarin yung bike mo, di ba? Yung lagi ka lang nasa first, second gear or third gear, hindi kaya masaya yun. Hindi mo na-reach yung top gear mo, hindi masaya yun. And sa lakas ng power niya, malakas din siya sa gulong and malakas din siya sa gas. So keep that in mind. Halos twice ka nang nagpalit ng gulong, isang beses ka pa lang sa mga lower cc, like 600cc. Pero sa superbike, nakadalawa ka na. Ganun siya, kalakas sa gulong. And third is the seat height. Kung di ka naman katangkaran, syempre ang 1000cc superbikes ay obviously mas mataas ang seat height niyan kumpara sa mga lower cc sport bikes or big bikes. Next is the gas consumption. Given yan eh, mas mataas ang power mo, mas malakas ang gasolina mo. So mas magastos sa gasolina, lalo pag nagli-long ride ka, kung ikaw ay mag-superbike. And the next is the clutch. Napakatigas ng clutch ng 1000cc sport bike. Yan, dahil nga high performance, yung clutch spring niya matigas, which translates to the clutch lever na napakatigas talaga. Wala pa ako nasubukan na performance sport bike na 1000 na malambot yung clutch. Lahat yan matigas. So yun, keep that in mind na naka-planking ka na, nasa traffic, nakikipagbuno ka sa pag-sub-sub sa big bike mo, tapos matigas pa yung clutch. So lahat na ng pagod, lahat na ng workout ay matatamasa mo dito, maranasan mo sa kanya. And then yung init, syempre more power equals to more heat, more displacement equals to more heat. Mas mainit sa traffic, mas mainit siya overall. Ramdam mo sa foot peg, sa paa, sa binte, sa katawan yung init ng singaw ng makina. And then lastly, syempre yung presyo, it's way more expensive dahil nga lahat na ng mga features nandyan eh. So yung mahal ang SRP, but kahit naman hindi ko siya recommended, bumili naman ako, diba? So kung okay lang sa'yo lahat ng cons, yung konting pros naman, yung fulfillment, achievement na wow, kaya ko na pala mag superbike, kaya ko na pala mag sportbike, hindi naman ako matangkad parang ako, diba? And dati hindi naman ako ganun kataas ang aking skill level, pero okay na kaya ko. Kaya ko siyang i-ride, i-tame, although mahirap may maximize yung kanyang capacity or capability rather, pero nagagawa ko siya. So it's an achievement, it's a bragging rights, it's a fulfillment of your dream, of your childhood dream, na makapag-ride ng mga pang world superbike na motor. Well, it's up to you. Para sa akin, hindi siya recommended, pero napakasarap. It's the best purchase ever. So medyo magulo, di ba? Hindi siya recommended, marami siyang cons, pero para sa akin, kung yun ang gusto mo eh, yun ang passion mo eh, yun nagpapasaya sa'yo, go for it. Huwag mo nang isipin yung mga pros and cons na yan. Importante, masaya ka. Masaya ka sa ginagawa mo, masaya ka sa motor mo. Eh kahit anong motor naman, nasa kamay mo naman yung pagpiga niyan. Basta ba kaya mo ba, may pambili ka naman. May pang maintenance ka, may pang gulong ka, may pang gas ka. And not to mention, yung mga gulong mo dapat dito, yung mga mamahalin. Yung mga race tires or performance tires na sub-compound. Para sure na hindi ka dudulas. Pero okay din naman yung mga
court road performance, parang mga S22, okay na rin yun. So at least gumamit ka ng Bridgestone Badlax S22 or Rosso 3 or Rosso 4, pwede na yun. Kung di ka naman hardcore na humihiga na sobrang bakbak na rider, di ba? So para sa akin, I love my sport bike, I love my super bike, I love my Fireblade and R1. Para sa akin silang dalawa yung di kita na hindi ko maipagpapalit sa anumang motor. Pero merong cheater bike, which is the super naked or the sport naked. Kung gusto mo talaga ng comfort, power ng 1000cc, hindi mo kailangan ng top speed, yun pa yung pinaka cheater bike para sa akin. Yung tawag na cheater bike kasi all around na yun eh. Mas magaan dahil walang fairings, upright position, pwede ka mag long ride, di ka pagod. Torque and power ng 1000cc sport bike, or minsan mas malakas pa yung torque dahil nga yung power band niya nalipat sa lower RPM. So it's a thing to consider yung sport naked, super naked. Pero kung talaga pangarap mo yung sport bike gagaya ko, pangarap mo talaga yung nasa taas na talaga, top of the line na sport bike, eh go for it. Hindi ka magsisisi, basta handa ka nang masaktan yung katawan mo. Sa sport bike, lahat naman ng sport bike masakit sa katawan. Handa ka mapagod, handa ka masaktan katawan mo, handa ka gumastos ng mga maintenance and everything. Go for it, hindi ka magsisisi, do the upgrade. Pero kung mamaralaki ka lang, kung tambike-tambike lang, city riding, hindi ka naman speed freak, isa pang marirecommend ko is the super sport middleweight category, which is the CX-6R or even the R6 kung makahanap ka ng sariwang R6. Parang nasa pocket rocket eh.